Hi guys! Welcome back to my channel. It's your Millennial Filipina. See ya! For those who are new to my channel, welcome to the Millennial family. And kung napadaan ka lang sa channel ko, by the way, I am Sia Cardinio, a public school teacher, an ESL tutor, a vlogger, and I do finance, travel, educational, and tutorial. And if you want to learn more about Millennial life, please feel free to hit the subscribe button and the bell button to keep you more updated sa mga videos ko. And for today's content guys, I will be reviewing 5 savings accounts here in the Philippines. So this content is very recommended para sa mga millennials natin dyan. So dyante, yung mga gustong mag-open na savings account pero hindi malaman kung saan bangko sila mag-o-open. Personally guys, I have 5 savings accounts open here in the Philippines. And gusto kong i-share sa inyo kung ano-ano yung mga kailangan nyong malaman and para makapili kayo saan bangko kayo mag-o-open or kung anong savings account ang i-open ninyo. First off guys, ano nga ba yung reason bakit tayo nag-o-open ng savings account? Simple lang, isang reason lang. Gusto nating makaipon, gusto nating i-save yung money natin doon. Ano-ano yung mga things to bear in mind kapag mag-o-open ka ng savings account? Personally guys, ako, yung mga isinasaalang-alang kong mga bagay bago ako mag-open ng savings account sa bangko, tinitignan ko muna yung interest. Syempre, di ba, nagsisave tayo, tapos titignan natin kung magkano yung interest na ibibigay nila sa pagsisave natin ng money. Of course, ano na tayo ngayon, nasa digital world, tignan nyo rin kung yung bangko na ipag-o-open nyo ay merong mobile app or yung through online, makakapag-transact ka, makapag-withdraw ka kung kailangan mo, makakapag-cash-in ka, or makapag-pay ka ng bills. Pangatlo guys, syempre tignan nyo kung magkano yung withdrawal fee sakaling wi-withdraw ka sa iba't ibang ATM machines. And then number 4, yung maintaining balance ng savings account mo. Usually, meron yung mga yan para tuloy-tuloy yung account mo. Panglima guys, yung mga bangko rin, meron silang initial deposit. So, hindi ka makapag-open hanggat wala kang initial deposit. Next guys, yung dami ng branches ng bangko or lapit ng branch sa lugar mo. Kasi hassle kapag nag-open ka sa malayong branch and then pupunta ka pa doon kapag merong problema or hindi ka makahanap ng branch near you. So, i-check mo rin yon para convenient sa'yo and hindi magiging hassle. And guys, yung mga things to consider when you open savings account. Number 1 ay ang ating BDO. BDO Savings Account. So, kaya napili ko yung BDO Savings Account kasi syempre maraming branches, kahit saan lugar merong BDO, ang daming ATM machines, pasok ka sa SM, meron ding branch and sa nearby location mo. And yung standing ng bangko is also okay. And then, ano nga ba yung mga features ng BDO Savings Account? Ayan guys, ipapakita natin dito. So yan, meron siyang initial deposit ng 2,000 and also maintaining balance ng 2,000 or yung monthly average daily balance mo dapat ay 2,000. Meron din mga fees guys kung hindi mo ma-meet yung mga features na yon. Like for example, yung account closure niya is 300 pesos kapag na-close yung account mo within 30 days from account opening. Pangalawa, yung falling below maintaining balance. So, kapag hindi mo na maintain yung minimum balance or maintaining balance mo ng 2,000, meron din siya na bayad na 300 pesos. So, within 2 consecutive months yon. Meron ding bayad sa account dormancy ng 30 pesos. Ano yung account dormancy? Kapag walang transactions na nagaganap sa account mo, like within 2 years and then nagpo-fall pa below minimum balance yung account mo, so magbabayad ka ng 30 pesos. And then kapag naka-earn ka ng annual interest guys sa savings account mo, meron din siyang withholding tax ng 20%. Ayun. So
doon. So, parang naglaro ka lang, guys. Hindi naman. At least safe yung pera mo sa BDO. Diba? Outstanding naman yung performance ng banko nila. Walang passbook itong savings account ko na to. Only ATM. So, 2 weeks bago nila na-process yung account and dun ko palang nakuha yung ATM ko. Yun. Yung ayoko lang sa BDO yung mga fees kapag hindi mo na-meet yung requirements na yun. Next, guys, ang ating PS Bank account. So, gaya ng BDO, guys, ito, initial deposit niya is 2,000. Minimum maintaining balance niya is 2,000 pesos kagaya ng BDO. Tapos, yung average daily balance niya is 5,000 to earn interest. Tapos, then, yung mga fees niya, guys, mas matindi itong PS Bank. Kasi kanina sa BDO, 300 pesos lang. Dito, guys, kapag na-close yung account mo within 1 month from opening your account, 500 pesos. Kapag naman nag-fall sa minimum or maintaining balance yung account mo, for 2 consecutive months, magbabayad ka rin ng 500 pesos. And then, kapag nag-withdraw ka sa mismong ATM machine ng PS Bank, walang fee. Pero si other ATM machines, meron. Ganun naman lagi eh. Kapag nag-withdraw ka sa other ATM machines na hindi mo banko, ayun, may mga fees. Ang kagandahan lang sa PS Bank, guys, ay kapag nag-open ka ng savings account, on the spot, makukuha mo yung PS Bank ATM card mo. So, wala siyang passbook. So, kagaya ng BDO, meron din siyang electronic banking. Makakapag-transact ka, makakapag-pay ka ng bills, mache-check mo yung balance mo, and makapag-transfer ka ng money sa PS Bank mo. Next, guys, ang ating PPI Kaya Savings. So, Kaya. Kasi inopen ko to ng estudyante or hindi pa ako nag-work. Ito pa lang yung makakaya ko na savings account. So, actually, ito yung pinakauna kong savings account. So, ang pinakagusto ko sa BPI savings account ay 200 pesos lang makapag-open ka ng account. Yun yung required initial deposit nila. Tapos, wala siyang maintaining balance. So, kahit ma-zero, wala kang babayaran. And then, makapag-earn ka ng interest kapag nakasave ka ng 1,000 pesos. And then, yung interest rate niya is 0.25%. Yes, gaya ng BDO, PS Bank, meron siyang electronic banking. Mache-check mo yung account mo and then makapag-transact ka through online. Makapag-pay ka ng bills and kahit anong gawin mo, meron siya through online. Yun. So, hindi ko alam if ino-offer pa nila yung Kaya Savings as of this moment. Tignan nyo na lang and i-check nyo sa nearest branch ninyo. Next, guys, ang ating AUB Preferred Peso Savings. So, with passbook itong account na to. Kaya lang, guys, kapag nag-open ka ng AUB Preferred Peso Savings, hindi mo makukuha right away yung ATM card. Kasi nire-require nila na magkaroon ka muna ng balance sa account mo ng 5,000 and that's also the maintaining balance of your account. So, sa mismong day na yon makukuha mo yung passbook but not the ATM. Makukuha mo lang yung ATM kapag meron ng 5,000 yung account mo. So, ang interest rate ng AUB per annum is 0.125%. Meron siyang withholding tax ng 20%. And then, guys, yung interest earning balance niya is 500,000 pesos. Napakalaki. Napakalaki niya. So, mas prefer ko na yung iba kesa dito sa AUB. Kaya ko lang kasi kinuha to para dito mapunta yung sinasahod ko kapag nagtuturo ako sa ESL kasi konti lang yung fee na dinideduct nila. And then, guys, meron ding fees kagaya ng BDO and then PS Bank kapag hindi mo na maintain yung account balance mo sa AUB. So, early closure, that is 110 pesos. Mas mura naman siya compared sa BDO and then sa PS Bank. Below maintaining niya, guys, magbabayad ka na 250 pesos. Lost passbook and lost ATM, magbabayad ka ng 100 pesos. So, puro bayad-bayad na lang sila. So, yun guys, di ko recommend to kapag nag-uumpisa pa lang kayo or kapag naghahanap pa lang kayo ng work or estudyante. So, AUB is
not recommended. Kasi mahal siya, and then may mga minimum maintaining balance siya. So far, yung pinakagusto ko sa apat is BPI Kaya Savings, if ino-offer pa nila. Pinakagusto ko sa EUB guys, within 30 minutes kapag nag-apply ka na and kompleto na yung requirements mo, meron ka na 5,000, automatic, makukuha mo yung ATM and passbook mo right away. Mapoprocess yung account mo, so hindi ka na babalik muli sa kanila. So, unlike BDO, 2 weeks pa or 2 weeks pa and then BPI, 1 week. Yung PS Bank, pareho sila ng AUB within the day kapag kompleto yung requirements mo. And last, and pinaka-different ay ang CIMB Fast Plus account. Iba itong card na to sa apat kasi ito ay digital bank. Kapag sinabi natin digital bank, through online ka lang mag-a-access and magsasubmit ng requirements and in just 10 minutes, makakapag-open ka ng account mo and then yung ATM or debit card pwedeng ipadala sa lugar ninyo. Iba ng card na to sa apat guys, hindi ka pupunta sa bank kasi sabi nga kanina through online lang kasi wala siyang banko dito sa Pilipinas, isa sa ano, sa BGC I think. Or sa Taguig. Yeah, Taguig, BGC. Kasi international bank to guys, Malaysian bank. Pero kung titingnan nyo and search nyo, legit naman siya. So, ayun guys. So, pinagkaiba rin nito, ang interest niya ay mas mataas compared sa tatlo. So, meron siyang 0.75% per annum. Wala rin siyang maintaining balance or minimum balance. Wala rin mga fees or kung kahit anumang nabanggit kanina sa apat. So yun guys, free yung debit card niya kapag naka-accumulate ka ng 5,000 pesos sa account mo and then ipapadala yung debit card mo mismo sa bahay ninyo. And then, pwede mo magamit yung CIMB card sa alinmang ATM machines, banknet machines here in the Philippines. So, more than 20,000 ATM machines. No fees, guys. No account closure. No, ano pa yun? No dormancy. Kung ano-anumang fees, wala kang babayaran. Walang mga annual fees kagaya ng mga na-mention kanina. So, recommended to para sa mga students and nag-uumpisa pa lang mag-work, yung pa lang, yung mga wala pang perang pag-maintain ng mga savings account nila. So, recommended yung CIMB card. So, yun, alam niyo naman yung pinakagusto ko and recommended is either BPI Kaya Savings para sa mga nag-uumpisa or CIMB Fast Plus account. Or kung sa mga may pera na, syempre go for the outstanding bank and maraming branches like BDO and BPI. So I hope meron kayong natutunan sa content na to about savings bank here in the Philippines. And happy millennial thinking! If you have questions, don't hesitate to comment down below para matulungan ko kayo. So thank you for watching guys. Stay safe, sane, and strong this quarantine.